our meeting next Sunday. In serving God. John chapter 9, verse 4. Are you there? Ready? I work the works of him that sent me while he stayed, and I cometh when no man can work. That's great. Our dear Lord, we thank you this morning. Thank you for the new life you've given to each one of us. We thank you for the salvation that you have gifted us. We thank you for the privilege of seeing each other in the flesh, face to face, and serving you. We pray that we will be glorifying you in our lives. And as we listen, we pray that you will take away the things that we need in our life, push through and bring more souls to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. This morning I will be speaking on the subject of soul winning. Soul winning. Why you should win souls. Amen? Yeah. Why should you win souls? Now there are 10 reasons why. And go from 30 minutes each point. Right? In John chapter 9, verse 4, sabi po dito, I must work the works of him that sent me. Sino po nagsasalita dito? If you look at your Bible, yet I read letter, at namumula yan, si Jesus Christ po yung sasalita dyan. Amen? Do you take Jesus Christ's words as important? Parang hindi yata importante sa salita ng Kristo. Punta tayo sa ano? John 8:44. Yun, salita niya ito. Christ's words are important. Kaya po, pinulat. No? That's why it was put in red. Now, he said, I must work the words of him that sent me. This is Jesus Christ. Speaking of the word that has been given commission to him by the Father. Amen? Ibigay ng Father yung work in Christ. And this morning, yung work na yun ay hindi lang Kristo. Yung work na yun, yung soul winning, ay hindi lang Kristo. Hindi lang siya sa Diyos. It is a work of God. Yes, but it is also a work of man. That is why soul winning is called a partnership between God and man. If you will enter into a business, and you will enter into a partnership, maraming klase ng partnership. Okay? But the best partnership is partnership with God. Sabihin natin, ay, naku, madaling sabihin. Pero totoo. It is not just a cliche. Okay? Make God your partner. And what more can you make God your partner? What more but in more so in winning souls? Kasi ito ay divine commission. Ibig sabihin, wow, pinagkatiwalaan ka ng Diyos na maging kaparte sa pag-aalay ng mga tao patungo sa Kanya. Amen? If you will not take that as a privilege, maybe you are not saved. It is a privilege to be a soul winner. Amen? Sino dito yung sumama sa soul winner? Yung sumasama? Kasamay. Makita, mag-challenge yung iba. Taas. Taas niya, taas, taas. Taas mo, yan. Taas, yan. Okay? Okay? Walang 10% mga kapatid ng ating population. Amen? Ngayon ang araw, pag-usapan natin bakit kailangan kasal ka. Why you should be a soul winner. Number one, Proverbs chapter 11, verse 13.
Proverbs chapter 11, verse 3. Ito ang MOIs na kanilang ito. MOIs nila ito eh. Diba? O sabay-sabay tayo. The fruit of the righteous is a tree of life. Diba? Proverbs chapter 11, verse 30. And he that winneth souls is wise. So, yan po yung unang-una. If you win souls, the Bible says, you are a wise person. Never mind, King Solomon. The Bible says, one qualification for you to be called wise is if you win souls. Why? Because soul winning is the essence and the most important thing that you can do in your life. Madirap, napakasobra naman yung generalism na yan. Yes, ako. Ako minsan naiinstill ako sa mga preacher, mga pastor na mahilig mag-generalize. But the Bible is full of commands and full of excellent things to say. And it's not a sin to say that soul winning is one of the things na gusto ng Diyos na ginagawa natin. Is it a sin? Mag-soul winning? Nanunod ba ang Diyos pag ikaw ay soul winning? That is why, if you want to be wise, you start with winning souls. Amen? Ay, better not. Ayusin ko muna ang buhay ko. Ayusin ko muna yung negosyo ko. Ayusin ko muna yung kaperahan ko. So, mag-win ka na ba agad? How do you start winning souls? Tell them about your testimony. Amen. Tell them about how you got saved. Of course, kung hindi ka maligtas, you do not have the privilege yet of winning souls. Because winning souls is a privilege sa mga ligtas. Partnership with God is a privilege sa mga saved. Amen? Amen? You cannot partner with God kahit mayaman ka, magandang lalaki ka, ma-influential. You cannot partner with God if you are not saved. But if you only have 1 peso in your coin purse, but you have the Holy Spirit in your heart, you can start soul winning. Yeah. Ay, wala pa akong sapatos kasi lalo maganda eh. Ay, wala pa akong tayo eh, malinit. If you want to be wise, you start winning. Yeah. If you want to be wise, number 2, same verse. A soul winner has fruits. Amen? Amen. Gusto mo ba mag-brag? I'm not talking about actual bananas and apples and oranges and fruits. No. I'm talking about people. You will have plenty of friends. Amen? A soul winner ka, maraming kapibigan. Ang sorry po, hindi ko yan pinigin mo lang. Pupunta ka ng palengke, tsaka usapin mo yung nagbebenta ng isda kapag i-release yung isda mo. Diba? You don't have to say, mahal ng Diyos. No, you can be friends with that person, first of all. Diba? Amen? Amen. So when it starts, sometimes you have to start as a friend. You will be comfortable with you. And then eventually, you will bring up in the right moment, the Holy Spirit tells you to bring up the gospel. And they will listen to you because they trust you. Amen? Malaking bagay po yung may tiwala, yung kausap mo sa'yo. That's why when you win souls, you establish first rapport. You establish trust. No? Hindi yung kakatuan ng bahay, hindi sa yung bahay, ay, ganda po ng TV mo. Diba? Pumisis ko po kayo, ang ganda. Aba, ano ba bago ko? So, winning ko yung misis ko. Ayaw ba o yung misis ko? Ipilin ko ba? Baka magnanakaw kayo. Amen? If you win souls, you're not only wise, but you will have fruit. Amen? And you will see yung mga buwa mo na nagbubo.
Kaya mo kaya kapulong sa ating grace dito, no? But the point is, kung gusto mo ng fruit, engage with us. Number three, why you should be a soul winner is because it is being obedient to God. Hindi lang po baptism ang first step. Yes, first step of obedience, baptism. Kaya ito ay pintas na, hindi ko na-baptize, hindi ka maliligtas, hindi ko na. Kaya hindi ka ma-baptize, ibig sabihin na nangyayin, no? Hindi muna, no? Kailangan magpa-baptize ka na kasi yan ay identification mo yan sa Panginoon. Identification mo yan with the church. That you are already, hindi mo na kinakaya na I'm a Christian. Kahit na hindi ako pastor, tawag sa akin yung mga iba, pastor. Yung mga unbeliever. Minsan, natawag pa ang father. Diba? May misa pa yan. Sabihin sa'yo. Diba? May misa pa yan eh. O, tulad ka nyo umabi, nag-driving kami, Brad. O, sabi ko, hindi na ako makakatuloy. Tapos sa akin, sabi mo sa, may misa pa yan eh. Kaya sabi ko, online na, kababay, online na, kababay. May misa pa daw. Hindi naman ang service. You should be a soul winner because you want to obey God. You are being obedient to God. Soul winning is not an option. Okay? It is not a spiritual gift. Kung wala akong gift ng soul winning. Hindi ako magaling magsalita. Bakit si Moses ba magaling magsalita? Hindi naman siya magsalita. Si Joseph ba magaling magsalita? Si David ba? Sa magkakapatid, siya ba yung pinaka-outspoken? Siya ba yung pinaka-matika sa magkakapatid? Huwag mo ang kayin na kailangan maging katulad ako ng pastor. Na kailangan maging katulad ako ng brother drummer. No! As you are, gagamitin ka ng dito. As you are, you will reach the same people like you. And even above your level and below. Kailangan mo lang yung power. So we will talk about that in a few minutes. So winning is not a church growth program. So, we march. Hindi. Yeah. People we march in April. No. It should be a constant part of our Christian life. Hindi lang pagkagaya ng soul winning. Amen? Amen. Number four. A soul winner is pushed by health urgency. Kung hindi kayo kumbisido, mga kapatid, quest, yung mga tao sa impyerno ay sila ay kumbisido 100%. Ladies, clear. 100% kumbisido yung mga tao sa impyerno. People in hell are cheering for soul winners. Amen? Amen. Puntahan mo lang kapatid ko. Puntahan mo lang yung nanay ko. Puntahan mo lang yung tatay ko. Puntahan mo lang yung makiklas ko doon. Kahit yung mga kagalit nila. Oh. Pero nila, sa impyerno. Because they don't want their friends and their loved ones kaya pati yung mga nasa impyerno na may urgency at pinupush tayo. Kaya mga kapatid, kailangan sa doon konting push. Amen? Konting push. Ano yung sabihin mo? Kung ikaw ang sunuin mo, CEO, gawin mo one. Amen? Amen. Hindi naman sinabing maupisan na ang souls na kaagad eh. Hindi tayo dito after quantity. We are after proper quality of Christians. It is not your job to convince them about the church. It is the Holy Spirit's job. Amen. To convict them to believe in Christ and they will, the Holy Spirit will work in their heart and they will come to church and invite them. All you have to do is be the mouth of God in their lives.
and saw the way there was crossed by hellish virgins. Luke chapter 16, verse 23 to 24. For each man opened his eyes, he was in hell. And he was doing everything that he can do so that his brothers will not go to the same dark, torturous place that he's in. But sad to say, mga kapatid, people who are alive, when you tell them about Christ and the gospel, sometimes, and most of the time, maybe, they will not listen to you. But don't let that stop you from following him. May isang tibo dito, bigay sa amin, Pastor Baker. Pastor Baker is a retired missionary in the Philippines. He started in 1960-something in Bohol, Bicol. And then he pastored the church in Pasig, Octagon, Bible Baptist Church. That's doon kami kinasal. At yung mga inuupo niya ang silya, doon yan gali. Doon natin yung inuwi. Okay? And he spoke to me, sabi ko na a salt in earth's hands gali, may dedication pa. Kaya, Lord, may dedication na sa lukod. Sabi niya, wala, ano sinabi kami. Kaya, kung kayo yung seryoso sa inyong soul winning, hanapin niyo itong ito. Okay? Hanapin niyo. Kasi it tells you yung mga objection. No? Makakatanggap okay, kayo ng objection. Dito lahat, halos, yung mga objection, sasabihin nila kayo. Yung Bible naman, hindi naman ito ito. How do you know the counter? Diba? Ay, yung mga pinaniwala sa rapture. I'm too busy. I still have time to believe in Christ. Matanda na ako sa kanan. Okay? Kaya sasabihin, bakit ikaw hindi ba nagkakasala? Bakit ikaw hindi ba ano? Yeah. Okay. Okay? So kung gusto nyo kasi ako, wala kayo kami sa mga sa Singapore kasi ito eh. Yung water dito, kasi kay saka Shalom, Baptist Church, and Shalom, Baptist Church, Singapore. Okay? So, planning lang yun. Amen? Amen. Ang pangyayari, katapos, a soul winner, twice, mayroon siyang mga bunga, number two. Siya ay obedient sa Diyos, number three. Number four, a soul winner is pushed by hell. Isipin mo, hell na ang nagpupush sa iyo. Para mag-soul winning. Number five, because the fields are wide, come to mind. Matthew 9:37. Sipin natin. Yung Matthew chapter 9. Makawala ka. Makawala ka sa Matthew chapter 9. Magaling yung busa natin yung Bible na. Kasi, minsan na, pag mas mawala na pala yung age, napulong na. No? Check ito na. So, busa din natin yung Bible na. Matthew chapter 9. Verse 37. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ilan po ba ang population ng buong mundo? 7 billion? In ABC, there are 204 families that are serving in that mission field. 204 families. In 47 countries. And we are supporting what? We think? 12. So isipin natin, we're only supporting 10% of the main Chinese families. That's why we're giving souls. We're giving souls here in our church. The fields are white. Ano pang ibig sabihin nito? Kasi tayo, dito tayo naman sa ano, di ba? Sa Maynila, di tayo marunong ng mga terms ng mga ano eh. Ng mga nasa farm. Pero pag tumingin ka at ready for harvest ka, makikita mo yan sa malayo ang puti na. Puti na, puti. Ibig sabihin, ready for harvest ka, nakalitaw na. So, ibig sabihin ng mga tao, kahit saan ka tumingin, may tao ka pwede sa hindi mo na kailangan mo nila. You
about 30 seconds, and you will find someone that you can help. Amen? All you have to do is find an opportunity. Pero bakit hindi tayo tutulungin eh, kasi yung job nyo, pag nalagay siya ng pangalaman sa isipan natin, minsan, hindi na natin si job nyo. Sisingin natin yung sarili natin. Masyado na tayo busy. Amen? Yeah? Hindi na naman yung minisip. Kumabak ko ng job nyo, kasi nalagay siya ng sisip. But the self, tayo. Minsan, tayo din ang problema. Ang dami na natin yung nagpura. Pero minsan, kaya kailangan natin manahimik at mag-isip na muli-muli. Mag-pray. Paano ba natin hindi-win itong tao? Paano ba hindi dito? Pray na sa Diyos. Siya ang sasabi sa Diyos. The fields are white and the laborers are few. 7,204 families. 47 families. We're not even, ilang parties ba ngayon sa buong mundo? More than 200? We're only one-fourth. Presence natin, anak pa. So ibig sabihin, hindi pa dadating ang Diyos. Christ is not coming. Because Christ will come when the fullness of the Gentiles have heard the gospel. Everyone's heard the gospel. Are you doing your part to hasten Christ's coming? Number 6. If hell is pushing us, it means, number 6, the task is urgent. May urgency. Oh, pag pumunta ka ng ospital at naghihingalo ka, saan ka dadalhin? Naghihingalo ka, saan ka dadalhin? Pipila ka ba? Hindi. Dadali ka sa emergency. At doon ka bibigyan ng urgent care. Okay? Para kumaba ang buhay mo. In 2 Timothy, sa natin, chapter 4, verse 2, 2 Timothy, hindi natin kung ano sabi ni Timothy. Chapter 4, sabi ko dito, preach the word, be instant in season. Kahit mo wala, matutuwa kami. Salt of the earth kasi kami. Amen? Salt of the earth kasi tayo. Kaya pag wala na, hindi tayo sa gawin. Kaya yung mga Jehovah's Witnesses, meron silang kaya. Amen? Preach the word. Be instant. Ano ibig sabihin instant? Be ready. In season. Out of season. Okay? Wala pang puso-puso sa pag-share ng gospel. It is in season. All the time. I don't feel like sharing the gospel. Amen? I don't feel like sharing it. What are you going to do if you don't feel like sharing the gospel? Physically, okay, tayo meron tayong tawag tayo, men? Right. Oo. Sabihin nyo, tawag tayo, meron tayong mga limitasyon. Oo, tama. Pero pag Guinness Book World Records, tuloy-tuloy pa rin makapublish na yung mga limitation ng tao na may break. Amen? Pinang matagal siya kalawin ng tubig. 30 minutes. Ano? Pinakamalayo na ako. Pinakamatagal sa outer space. Pinakamadaming souls na nawi ng mga sinamot. You want to establish ano? A world record. The most souls that have been won. Pagdating sa langit, magugulat ka. May tama mo sa'yo. Hindi mo nalang. Magpapas ka. Kasi nililigyan ko naman sa kanya na siya pala yung lolo mo o siya yung ako mo. Okay? Kasi may nawin ka, nawin niya hanggang sa sama-sama na. The task is urgent. In witnessing, silence is not golden. Yeah, golden.
shopping mall. Right? Goal. Okay? Mahalaga ang goal. Pero pag nag-iitas ka, ang silence, yung mahalaga, kailangan mo magsalita. How do you start with the same? Yeah? Usually, you start with God bless you. Mahalaga ng Diyos. Kaya pag John 3:16, napaka-basic yan. For God, so loved the world, He gave His only for God the Son. Tama ba? Begotten Son, for God, that whosoever basic, amen? Yung verse pa lang na yan, yung can be sa mga. Number 7. Because we know the way to escape. If you can warn someone, make you lie, kukulong kulay, and you are 2 kilometers away, alam mo kukulong kulay, at ngayon, nagmamadali, o nagdadrive, papunta doon. And you know, they're going to die. Amen? Hindi mo ba sasabihan? Siyempre sasabihan niya. Amen? Hindi mo ito yan. E bakit pag kami tayo, ayaw mo, ayaw mo na, huwag ka. Ayaw mo na. O sige, ayaw mo na, dali ka mo. Try a different approach. Ano na kaya ayaw mo na, hindi na na-toothbrush. And then, may reverse na binigay mo, ay napapalitin siya. Ano yan lang, hindi na mabiro ko lang. Spend mo lang yung Bible doon. Hindi ka, brad, dati hindi kita mapalitasis. Brad, hindi na-send lang. Ba? Akala mo yung problema yung puso na hindi, yung kilipili mo, yung problema. Diba? Kaya pag nag-sorry, hindi na doon ko yan. Diba, brad, hygiene. Kung may buho ka pa, magkano ka, pamata ka. Wala, hindi ka nito dito. Amen, Brad? Amen. Hindi, hindi ko lang. No maintenance. No shampoo, no maintenance. Because you know the way to save them. Speak from them. Meron kang moral obligation na mag-pursue ka ulit-ulit. Sorry, kailangan mo ulit-ulit yan. Hindi sa huli, ayaw ka mag-dab eh. Ano mo? Amen? Masa ko pa mag-clear na yun. Huwag ka mag-clear mo. Huwag ka mag-clear mo. Huwag ka mag-alala mo. Amen? Para, wala na. Huwag kasi lang ako kamay. Share na kita. Ipasa ko ang kamay. Hindi po ko naman natin sila. Number 8. Because we know that heaven is real. Push tayo. Pero minsan, pag sinabi mo sa kanila ng heaven, parang hindi sila naniniwala. Pero ito ang naniniwala. That's why it's important. Ituro din natin yung heaven. Dapat alam din natin kung ano yung heaven. Amen? Hindi yung parang ang heaven eh, pagdating mo doon, isasalo mo sa'yo na 70 virgins. Wow. Yung heavenly concept ng mga Muslim. Hindi ko alam saan sinakuha ng mga virgins. Diba? Kasi pagdating lang kung sa suicide bomber doon, ubus na kayo ng 70 virgins. Diba? Pupunta sa kanya. O di ka ubus na ng population. Let's teach about heaven. Heaven? How big is heaven? Ang heaven pa, kasi dahil lang ng New York City. Ang heaven pa sa Tagalog, Pilipinas. Heaven is the best place that you can possibly experience. Best timing. Amen? Hindi mo na kailangan ng magjahe. At hindi mo na kailangan ng makapalit na meron ang isa din. It's the perfect temperature for you. Amen? Kung kailangan kumain, kailangan. It's a perfect year. You don't need anything but the Lord. Gusto mo ba yan? Ang dami mo ang mga mag-share ko pa sa iyo yung mga iba. Hello?
Kaya mo sinilalaman niya ang mga tukoy sinusunod doon. Nakita mo naman ang buo na sinusunod. Oo, ano ang nangyari? Nangyari sa iyo. Yes. Ay, kaya mo, nangyari sa iyo. Pero, hindi siya makakagali. Talaga ba? Oo, pero ako dito sa iyo. Kaya hindi siya ko sa iyo. The word diet na. Ah. So, papasok yung tukoy sa iyo. Magmakaya, siya na lang. Papasok yung tukoy sa iyo. Tapos lalabas sa kanilang ito. Tapos mahihingi ka, matutos ka yung balang buhod, pero gumagalaw na din, magubuhay ka din, nag-regenerate din. Ito din, pag nasa interior ka, hindi ka mamamakal. Hindi ka ng katawan, special. Yung kahit na nililitsin ka na sa ako, hindi ka mamamakal. Ano ba? Oh, eternal calling ang damang doon. Eternal death, eternal separation. Buti sinabi mo, Brad, hindi pa rin yan. Alay, ang daming tao niya alam. Amen? Ang tao niya alam, hindi tinuturo ng iba yan. Tinuturo lang nila. Nakapagsimba lang kayo. Manitin ka sa'yo. Magsimba kayo. Pagpigil ng simba, hindi kayo naliligtas. Pagpigil ng marami, naliligtas kayo. Because we know the way to escape hell, we are obliged to disobey. Because we know that men is real, we are obliged to be soldiers. Number 9, Romans chapter 1, verse 16. Romans chapter 1, verse 16, ano ang sabi dito? I am not ashamed. And then, diba? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Because it is the power of God. Nagpapagod. Hindi ba natin yung sinabi? It is the power! May hinapan. It is the power! Hindi yata yung pinanglalas ko. It's 2,000. Appreciate kung lang ngayon. Kung lang ngayon. Because the power of God, you are not using the power of God. Kung lang so many ka, hindi mo ginagamit ang power ng Diyos, begin at God. But when you harness the power of God, kaya-kaya mo magiging so. Amen. I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God and to salvation to them that believe. They can be shown. You have to believe. They have to believe. They have to believe. Because if they do not believe, they will perish. You have to let them know. Pag hindi ka maniwala, pag hindi ka maniwala, you have to care about the truth. Ang sabi ko yung mga kaibigan nyo, ha? Hindi sila tumakay sa Panginoon. Number 10, the last. 1 Corinthians 15:34. 1 Corinthians chapter 15, verse 34. Bakit mga dapat maging soldier ka? Kasi gusto ko maging wise. Kasi gusto ko magpabunga. Kasi gusto ko maging obedient ako sa iyo. Bakit? Gusto mo maging soul winning. Bakit gusto mo maging soul winner? Because hell is pushing us. Because the fields are white to harvest. Because there is an urgent task. Because we know the way to escape hell. Because we know that heaven is real. Because it is the power of God. And because, lastly, it is the decent thing to do. Hello? It is the right thing to do. Nakapita ka sa ospital, tao, humihinga sa oxygen, naka-oxygen. Amen? Sige. Kirap. Bakit? Nakapara ng nurse. Tama?
may tinatawag na decency, common decency, as a human being. Sasabihin mo, of course, nakatawag niyo si Jane, kaya huwag mo. Ay, huwag ka so sorry. Sabihin mo natin, tatay mo. Pa, pwede ba ang pausap? Ang pausapan natin, usapan natin yung harap ng inyong mo. Ang marami yan. Oo, marami yan. Busin natin. Wala kang paraan. No? Encounter. Ang kailangan mo naman. Kailangan mo naman. 1 Corinthians 15. Verse 34. Sabi ko dito, awake to righteousness. And sin not. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Hello? Amen? Amen. Yung mga ibang tao, hindi pa po nila kilala ang ating Panginoon. And it is to our shame. May kapit-bayo ba ito? Ha? Sino dito yung nakatibad mo ng kapit-bayo? Ako yung kapit-bayo ko, immediately, sa apartment namin, sa Lord. Okay? You should feel ko yun. Yung kapit-bayo nyo, you should feel ko yun. Baka mismo dun sa bahay nyo, na inuwayan mo, mayroon pa mag-isip. Nahiyakan. Kasi wala ka naman mag-pray. Tapos, kung hindi mo kapag-outline na ko, may mga isip mo. Anong pagkakas mo? Kailangan pala mag-sorry mo. Kasi, ano mo mga ito? Amen? Ito mga tao sa failure, mga kapatid, there is no failure in sowing. The only failure in sowing is the people who will not accept Christ. If they will not accept, it is their loss. But we will keep trying. Amen? Kapag sinabi nila ko, wala nyo ba? Basta ito yung nalaman nyo ito, wala nyo yan. Okay. Round two. Amen? Round two tayo. Sa boxing at love rounds eh. In conclusion, sorry ha, may 30 minutes per point. If you are not soul winning, you are sinning. Amen? Mag-isip ka ng excuse kung dapat ka hindi na sa soul winning. Mag-isip ka. Isulat mo, why I am not soul winning. Isulat mo. Tapos, buha ko ulit ng isang line. Lagay mo doon. That's only your excuse. If you're not so winning, you are sinning. Because we are either fulfilling the Great Commission or we are doing the Great Commission. Ito siya eh. Just like baptism is a command. Go ye therefore and teach, baptizing them. Make disciples. Give. Commands yan. Imperative yan. If you don't do it, we are saved. So many should be embedded into the Christian life. And in my world, whether therefore you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory. Guilty ka ba? Ay, hindi mo nagagawa yun? I believe you. Guilty ka. Kaya expected ko ngayon ng mga na tayo lulod. Lahat tayo hihingi ng tao sa tao. And even gorgeous, makapag-bring tayo ng sulit. Starting, kung pwede, inhale. Tayo na lang yung tayo nyo. Tayo nyo.
for your message, for opening our eyes, for giving us your word, for challenging us. Now, so meaning, it is not only important, but it is essential. Because people are going home. We need to do it. We need to do it. Kailangan po namin. We will be able to reach out to our friends, our families. We will be praying for their souls, praying for their salvation. At kailangan namin na we will equip ourselves. Especially, kayo pa po ang mga people teach us. Kailangan namin makahanda na kayo ang objection. We pray. Kayo po ang mag-glorify sa lahat. So this morning, mga kapatid, before God, manalangin po tayo ng power. Manalangin tayo ng power. The Holy Spirit will speak to our hearts and empower us na hindi lamang kaibigan. Hindi lamang kaibigan. Bahagyan po namin sila ng ibang ibang. We will keep trying until you come. Because it is part of our life. Kasama po yan sa buwan at sa solely is part of being in that. Solely is part of being. We pray naman na kami, mga member ng Pilgrim Bible Baptist Church, will be fully blessed. Ilang sa inyo na senior, ilang sa inyo na dami po namin, ang buhay namin, ang matuwid, at matagdagan, kulay, o kanito na pagiging wise sa paggawa ng Pilgrim. Pray kami noon sa aming mga kapatid, sa church, ang muli yung pagkalangin, ang aming mga servisyo, ang aming paglilipot, mula sa mga tumutok ko, sa mga awit, ang muli yung isa. Alamin po namin yung kapal sa mga tao, ang iyong church. Alamin po namin, pastor, hindi ko po siya ng mga galingan, lakasan, blessing, so we need to target as a pastor. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ay po mga kapatid. Kaya natin si Father Joey. Kailangin at ito ako ito. Lord, we've been talking just now.